Gusto kong manalo na Blue Fire dahil please. Lang dito. Isa lang. Dahil lang dyan. Gusto cables mo na, Lods. I-20 cables mo na yan, men. Matagal-tagal na kami hindi nakakita ng 20 cable funny. Sige na. Sneak. Konting ano lang ha. Konting insight info lang, guys. Yung malapit kasi sa amin, yung English broadcast. Nandun si Shane Boo tsaka si Butters. Medyo naging namin reaction. Parang paresa-paresa sa amin na may isang excited, which is Rockheart and Shin. At merong dalawa naman ay... Naghang. Basically. Medyo nag-error. Okay. Nag-error. Nag-fatal error kami dito. Funny, please, Limbs. Nako po. Rookie ito, season. Tumahimik lahat, actually. Rookie season ni Limbs, please lang. Sige na, Limbs. Make it work. Lahat ng tao sa Pilipinas gustong makakita ng fanning nanalo sa MPL. At pag binalik nila to, baka yung ibang teams mas ganahang gamitin ulit. So... Ay. Shoutout kay Chin Valdez na masaya-masaya ngayon, I'm sure. Si pare ko eh. Man, I wonder though. Kasi mangyari syempre jungler ka, pero support yung Fire sa Teresa. Oh no, tank Teresa. Ito yung pang bosset. Yep. Problem with Teresa though, ito yung sasabihin ko. Napakagaling sa lane nitong Teresa, na napaka-strong sa team fights. Pero alam mo yung kulang saan niya, movement speed. Masyado mabigat yung maso ni Teresa. Pag nakita mo yan naglalakad, hindi yan makakahabol. Kaya kailangan mo nung sprint or even yung penalty strike, what's it called? Penalty zone? May konting, penalty zone? Basta yung may konting speed boost. Nevertheless, guys, ang problem with Darista, hindi siya katulad ng Hilda, Joed, Cho, na pwede mang bosset sa buff kasi ang bagal maglakad ni Darista. Sabi ko, bigat ng maso. So, sprint is going to be a key spell here. Sana makuha natin yun, info na yun. Oo. Or flicker penalty zone into the revenge strike. Tama ba? Revenge strike. Ayun, revenge strike. Tagal-tagal na natin hindi nakita kasi yung grabe Teresa. Grabe yun, yung 1-2-3 niya. Hindi siya revenge strike. Basta, yun. Alam niyo na yun. Hindi nag-get-Teresa namin. Pero, we want that. We want to see that. Yep. Funny, yan naman yung complete reverse. Kasi kung mabagal mag-traverse ng mapa itong si Teresa, funny naman yung exact opposite. Ngayon, gano'n siya kalakas laban sa heroes dito ng execration. If you think about it, ang execration, yung nature na kanilang heroes ay malalambot. Mm-hmm. May sustain in a way. Pero kung usapang burst, madali sila mapatay. So yes. Maybe yun yung idea dito kung bakit nabigyan ng go signal itong si Limbs na mag-funny. Now, ito naman din is maybe they're trying to experiment with the pure jungler hero. Pwede rin. Dedicated jungler. The player na kayang mabilis mag-gank. Pero we are back! Ladies and gentlemen, Execration versus Blue Fire Game 2. Again, a very critical win para sa Blue Fire. It's very critical for them to win ito this. Na. Have to check. Check, no? Alam mo check yan. So, tama yung ginagawa dito ni Fuzaken. Mm-hmm. Kaso, protect? I guess ang idea dito ni Fuzaken is don't be... wag ka namang... mang bosset, ikaw na lang yung mang secure. Uh-oh. Pero this means na tatling heroes dito ah. And Chakno, looking at this. Ito kung gano'ng kakuna to. Actually, mali yung target ni Chakno. Pwede saan niya iba to, yung purple buff sa likod, tapos mag-reset. Pero bato niya is si Limbs. Di mo gano'ng kakuna. Ang tagal, man! Ang tagal! Min! But that also meant na nag-spend na masyado maraming time dito si Itomax. However, yung mid lane naman dito ay hindi pa din. So, ang daming kinirequire para sa Blue Fire. Ang tanong dito is, okay na ba ang Great of Execration? Honestly, yeah. It's really good already. It really is. I think so. At this point, you can still... it's still something you can come back from. Diba? Mm. I think this is still pretty ayun good na naman for si Joed. Impostor. The impostor is here. Hindi niya kailangan umatake. Yeah. Kailangan malapit lang siya. Maybe siguro, pasin niya isang beses para makout na isa siyang jungler. Ayun na, ayun na. Diba? Ganun lang yun eh. Yun lang yung gagawin ni Chakno dyan magdaman. Oh, no. At ang tagal nilang magsistay dyan. At kahit umuha ng tatlo, umuwi na lang si Lim, sabi niya. Ayoko na. Diba? What if ginawa ni Chakno kanina sa Blue yon? That would have been a disaster. Oh. It's a... Man. It's a disaster talaga, man. You can see yung differences, by the way, ng EXP and Gold Day. Level 3, almost level 4 na si Sagit na this point. Kaka-level 3 lang din ni Leomord. But that doesn't matter. Leomord na may gold? Man! Dude,
Napakasaya niyan. Oo. And now, kasama niya si Hit. Hati pa sila. Ayan, ilan yan? Hindi na sila lumalabas. Hindi makikita. Pero ang dami lang nakuhang gold doon. Oh no. Stonks! Pati pa naman ito. Ano ba naman yan? Ba't pati yung maliliit? Grabe, pati yung green. Sulit na sulit si ano, si Joey. Look at this. 1,200 lead for Execration. Okay. Lim's trying to go for a kill on Itomax, but Itomax is already safe. Nako po. Blue Fire, come on na. We need to wake up. We need to do something about this. I guess ang pinaka-safe nila magagawa is just to stay on the lane. Gold din to. Yep, he's getting only gold dito si Sagitnu. At walang magawa si Chu laban dito unless talagang clear lang ng wave. At nasa ilalim siya ng torre pero nakalahati niya yung Uranus. Yep, that's how it is. That's how strong na Lunak. Six is matada, Chakno. Ito na naman po, persa na naman. Iba yung binato this time. Pero okay na, level 3 lang yung ating Fanny. Nako po, si Itomax mas malakas na. Nakuha yung kill dun sa top. Si Uranus, Chakno sa likuran. Ito na naman, Reset Nation. Pero hindi, nakuha niya ba yung buff? Nakuha niya yung buff! Si ano? No way! Fuzaken, si Hate pa nakuha yung buff. Ah. No, this is Chakno. Chakno pala, turtle pie nakuha niya. No, oh my no, God! No. Hindi nga niya kailangan ibato yung buff pala eh. Wag the moment, lang niya. Ibato lang niya si Fanny pag bago mamatay yung buff. Yun na yun. And even before the 3 minutes no 40 seconds time, wala na rin na shields dito yung mga side lane turrets. And you can see the big amount of gold lane ng Execration. Malaban, pero pinaana lang ni Dumong. Ano yun? Target practice eh, no? Oo, tapos biglang may backstab. May flank sa gilid. Sabi ni Itomax, now kiss. Doon sa dalawang members ng Blue Fire at napatay pa si Farsad Limbs. What a disaster. What a disaster indeed. Ibang skills na heroes lang pwede. Samantala si Limbs. May smart missile. Sakit. Ay, sakit. Okay, so turret goes down. Gold is medyo mahirap ng mabawi dito. Almost 4K at 4.5 minutes dito para sa Execration. At hindi na alam ng Blue Fire kung saan sila pupunta. Chu will try to contest this pero retribution to the face and easy takedown doon mula sa ating Yisun Shin na Hate. I wonder kung saan nagsiwa si Hate. I think sa jungle din yata siya. So siya yung jungle dito. Samantala, si Benny Cutie, stay lane lang. Secret ito na, pinagpiesta ng tatlo. Kahit gano'ng kakakunat, mamamatay ka sa tatlo. Execration will punish that one. Si Chakno dito, ginagamit yung bagong alert mechanism ng ating mga minions para mandiray. Para mahila, no? Para mahila lang. At yung Fanny, nako po, naumpog na naman. Simple business dito wala kay Hate. 6-2 ang ating score. At least, naka 2 kills dito ang Blue Fire Rockheart. Yep, it's not going to be like kanina naman na sobrang ano. Pero still, they're on the way na. On the way na yung mga tori nila na mawasak. On the way na yung mga miyembro nilang mag 3 items, 4 yeah items right now. So, well, 3 items naman. 2 items. OA naman yung 4, diba? Pero still, Benny Cutie, Leon Ward level 7, naka BOD na agad. Naruy ko po. Napakasakit. Aray ko. Yan ang nasasabi dito ng Blue Fire. Turtle nakuha na. Chakno na. Gugulo na naman. Nakuha ni Limbs. Fairness. Pero may ulti. Mountain Shower is gonna be there. At nako po. Hindi mag 1.4K for the Fanny. Wow. Hala. Oh. Literal ng mga kuchilyon lang yung hawak ni Fanny, guys. Meron term dito sa ibang MOBA na sinasabi namin. Tawag nila Chop Suey build. Chop Suey. Teleportation. Aggressive mula sa likuran. Oh, that was close. That was buti, close. Buti was na close lang talaga yung Blue Fire. Medyo nakalayo na nun. Yep. And they're under tower. So itong tower na to, puno pa din yung buhay. Mm-hmm. They will still be able to at least sustain dun. Pero problema, where do you go from here? Ano na ang plano natin? Tapos nito. Well, Limbs na try ito makakunapika pero siya maunan. Yun na yun eh. Okay na yun eh. Oh my goodness. But unfortunately, dahil Chop Suey yung items niya. Gusto ko sana sabihin kanina, may isang term kami mula sa dating mga MOBAs na Chop Suey. Yung tipong wala kang makuhang mga buong items, puro maliliit na items kasi ganun kakahirap at ganun ka nag-ahabol. And yung Chop Suey na items dito ni Fanny, dahil doon, man, hindi siya nakuha ng kill. Imagine, would that be a kill if there was like at least Raptor Machete man lang. Yes. Na may kompleto man lang yung Raptor Machete. Oh. No? With stacks. Kasi first stack nun, may plus 5 yata damage or plus 4 damage. Mm-hmm.
per monster kill. So, sayang, di ba? Yung konting pagkakaiba na yun sana would have made a big difference. Sa Gitno teleportation, may version dito, pero parang fake lang din yata. Mountain Char ginamit na nga dito. Samantala, nag-push naman ng Execration sa may bottom lane. Further increasing yung kanilang lamang. 22.9k naman ngayon para sa Execration. Limbs trying for some play, pero wala siyang mga abutan. And looking like they will be able to at least make a free push onto Turtle. Kung hindi man nila push ng mid lane sa Chakdo. Kung i-flash na, fa-flash na, kulang na lang. Mag-tipi-tipi na lang din siya eh, no? Nandiyan na lang siya sa gilid. Nag-aabang siya ng mga pwedeng ma-displace dito sa Blue Fire. And all of this, it's a prank. It's a distraction. It's a prank. Turtle lang naman si Hate. Turtle parang Hate. Buff naman para kayo sa Gitno. Yung Blue Fire, maubusan na naman sila dito ng kahit anong resources. Si Itomax is gonna be here in the top lane. Man, tatanungin ko, ikaw, Rockheart, ng pinakamahirap na question ngayon, what is the recovery chance para sa Blue Fire? Paano sila makakabawi? At least give me a play that they can do. One big play from Kuya Fuzakin. Mahuli niya tatlong miyembro ng EXE, tapos ma-AOE ni Unseen. And maybe ma-finish off the limbs. Pero napaka-unlikely nun, considering na hindi naman nagdidikit-dikit masyado yung EXE. Unless mamaya, di ba? Unless they're going for the push. Limbs are the fight. Sa Gitno, holding dun sa kanya mga skill set. Like ganito. Pag ginaw ni Fuzakin yan, pwede, di ba? That didn't happen. Naka-flicker siya doon. Bottom lane. Kunting push mula dito ay hit. Secret. Tinatapangan na lang. Limbs sa likuran. Naku po, nahuli pa nga. Yata, bursted down. Sakit. But, kami enough. Buti na lang. Buhay siya doon. Si Unseen. Pinapwersa na ni sa Gitno. Ang sabi ng Execration, hindi nyo na talaga base yan. This even belongs to us. Chakdo with the ejector. Nilayo dito si Secret na malaban na nga. Pero si Limbs, gusto kong rumiespak dito. Finally getting the kill. Very cute. Activate sa Phantom Steed. Nahuli dito yung ating Thams. And Thams goes down. Chakdo, magandang penalty zone. Asa na ejector? Yun na nga. May kasama pang Phantom Steed. Hinatak na dito. May flicker palayo. And ito, Max. Might be punished because of this. That is going with Chu. Na nakakuha ng kill. Mountain Shocker. Masyadong late. Si Benny and si Chakno, back na lang or will they? Fake back yata. Nandito pa si Chakno. Pero sabi niya, teka lang, Uranus to. Parang Delix yata. Limbs, if he shows himself, yari siya dito. Kailangan niya mag-ingat. Nandito na rin si Hate. Nauntog ng kaunti dito si Limbs. And nga ejector, kinontrol na si Chu. Wala na silang bakay. Pinatay ng Uranus. No tank. No problem para sa Execration. Siguro hindi na dapat sila masyado nagpakamatay para dun sa buff. That was an overcommit. Mm-hmm. And they could have actually gone for the backstab na lang kung sakali. Sayang yon. Pero in the end, they were able to get some picks at least nung kanina. Na kailangan talaga nila yung kills and assists na yon. Napakalaking bagay, especially for heroes na tulad nila Limbs at nila Secret na reliant on items para maging malakas. Well, that's happening, man. Nahuli na naman nila yung Fanny. And Rose Gold Meteors available para ay Secret. And Trancho naman para sa Blue Fire's Farsa. Pero sabi ng Execration, marami pa kay. Take ng Lord dito si Hate. And Solo Lord by Kuya Hate. Walang kaproblema. Walang pawis. Activated na. Yun naman ako po. Nahuli na naman si Chuno. Yep. Not even a tank yung Rhinos at all. Hindi na nila iniinda. Ito, Max, medyo nasaktan. Napa-flicker palayo. Ganda ng Phantom Steed dito para makapag-setup sa Gitno sa may likuran. And nakapag-clear dito ang Blue Fire with all due fairness. Samantala, yung bot naman ang kanilang pinupush. Limbs trying to clear as well. Hinabol ni Chakno na ejector na nga pero Limbs will survive. Sa Gitno trying to run away. Hindi nga lang din makakakompleto doon ng retreat. And Execration, mukhang medyo napapa-overstay sila dito. At Blue Fire will punish them a little bit. Yep, ito na yung nangyayari ngayon eh. I mean, naiisa-isa na yung Execration with what they're doing inside the maps. Kasi they're acting like makunat yung hero nila, pero hindi naman talaga. Even sa Gitno, dun sa gitnang-gitna. Oh. Mag-regen at mag-regen ka pag madami kang tinamaan ng brilliance. Yeah. Pero hindi, you can't sustain like that. Oh, ito Max though! They're gonna be slain by the Fanny! Mukhang maganda! Simula para sa Blue Fire dito dahil dinidepensa nila yung bottom lane. Buhay pa rin yung Torre this time, pero finally, mapapatumba na nga nung Lord. However, namatayan din ang isa dito ang Execration. May dito Max going down. However, mukhang Blue Fire pa rin naman ay luging-lugi sa ating laban. Farsa, Feather Dare Strike. Kinabol dito na Phantom Steed. Naman ng maximum charge dito. Kaya ba maabot? Yes, they can. Farsa goes down. Ipapunish nila dito si Chakno. Shutdown doon sa ating Joehead. Pero yung Torre sa gitna, hindi na nila maliligtas. Top lane also trouble dito para sa Blue Fire. Butas na yung kanilang base on two sides of the map. And how will Execration end this? Tignan natin. Blue Fire trying to fight. Secret.
Umakatok lang dito. But they cannot stand yung execration nila. Ang lalambot na nila at this point. Yep, ang layo ng inabot nila para lang magawa yun. Si Chaknu, talagang dive na dive. Ang execration, okay lang sa kanila mag-sacrifice ng isa-dalawa para lang makuha yung mga turrets na to. At it's working out for them. Yung lanes, medyo mas mahirap na i-clear para sa Blue Fire. Pero may bawas pa rin naman si Unseen. Kailangan nilang mag-ingat. Because this Farsa, kaya pa silang machambahan nito. That's right. I wonder what the late game looks like. Okay ba ang late game para sa Blue Fire? Is funny a good late game? Parang hindi ko na feel dahil ito na, Chaknu, naupo. Ilista mo na! Ayun na funny nga. Goes ayun down na corner nga dito ng execration. May aggressive teleportation ba? It's actually an doon sa likod! Sa likod! Sa likod! Oh no! Execration, what a play! Ito ang sinasabi natin, Wong ML moments. Wong ML moments, yun! Out of nowhere! Out of nowhere. Out of nowhere, man. I have to say, sobrang hindi, kahit ako, nagulat ako, pati Blue Fire yata, hindi nila in-expect eh. No, not at all. Late sila nag-react, mga 0.5 seconds silang tumingin. That's totoo right. Ba to? Are they gonna do it? Are they gonna hindi do mo it, alam though? Eh, pero sabi na nila ito, Max, hindi, commit tayo. Execration tayo eh. They can feel their confidence ito now. Recalling, taunting Blue Fire ngayon. At magpupush na nga sa may top lane. Sabi ni Hate, I'm here for business. Tatapusin ko lang to. You can see now. Pinuo ni Benny Cutie, Winter Tarantula. Nakita. Anyway, it's going to be a very difficult defense. Nah, very difficult. Yep. Indeed. Attack. Phantom Steed. What a combo, Louie. Leeward connection. May penalty zone. Pero yung Mountain Shocker, ang katina. Immortality pop para kay Fuzaken. Ngayon, may mga minions ito para sa execration. Nandito na rin si Chaknu. Chuto balon. Pero in few. Oh, sorry. It's a Farsa. Try to go for a defense but will not be able to ayun. Do so. Napakasakit ng damage. Immortality. Tapos, pinana na nga. Dito si Limbs. Limbs cut down by execration. Yep. At mag-push dito sa gitna ang execration. Si Chaknu naghanap ng target. Hinabol dito si Unseen. And actually, ma-fend off dito ang execration with a lot of fake clear shoot to survive. Nabuhay din. Nakatakbo. Buhay pa, buhay pa. Buhay pa ang Blue Fire. Kumapalag pa. Defend. Yung wave clear ni Unseen. Totoo pa rin. Benny Cutie. Pero tulak ni Benny Cutie. Flicker sa may ultimate doon. And secret is gonna be taken out. At yun na nga. Pati na rin yung base. 2-0 na naman. Execration stumps Blue Fire. Ayan na, pinakita na.